Ang materials na gagamitin natin ay 5-ply milk cotton yarn na golden yellow at yung light yellow. Kung wala naman kayong milk cotton yarn, pwede kayong gumamit ng worsted yarn. Paano malaman kung worsted yarn ang gamit mo? Simple lang, gumamit ka ng 1 inch or itong tinatawag nating wrap per inch. Check mo kung naka 9 to 12 wraps siya sa isang inch. For example, ito, naka 11 wraps. To. Kaya ang tawag dito ay worsted yarn. Gagamit tayo ng 4.5mm hook, darning needle, at scissor. Sa paggawa naman ng ating triangle, kailangan natin ng milk cotton yarn na white, 5-ply din to, and 3mm hook. Sa first step, gagawa muna tayo ng magic circle. Tapos, chain 2. Gagamit tayo ng light yellow para sa unahan yung gaya kay Zenitsu. And then, gagawa tayo ng 10 double crochet. Then, and then, hilahin natin itong endang yarn. Yun. Mag-slip stitch tayo dito sa loob ng 2 chain. Ayun na, ito yung, diba, ito yung butas ng 2 chain. Tapos dito. Yun. Sa isang stitch. Tapos, sama mo na rin ito yung endang yarn. And, hila. And then, para may hindi ka malito, gamit ka ng stitch marker para ito, hindi mo na ito lalagyan ng stitch. Gagawa ulit na 2 chain. 2. And then, increases sa lahat. Ibig sabihin, dalawang double crochet kada stitch. Then, pwede mo na itong gupitin yung endang yarn. Diba ito yung in-stitch marker? Hindi tayo gagawa dyan ng double crochet. And then, gagawa ulit tayo ng ginawa natin kanina. Tapos ito. And then, slip stitch. Or stitch marker natin. Para di tayo malilito. Gawa ulit tayo ng 2 chain. And then, gawa ng 1 double crochet and then increase sa susunod. One double crochet and then increase. Ayan. Dalawang double crochet gagawin. Paulit-ulit lang hanggang matapos dito. Ayan. Para ma-check nyo yung bilang na tama yung stitches sa kada row, dapat 10 ang increase kada row. Halimbawa ito, di ba? Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, tama yun. And then, slip stitch. Dito yung mag-slip stitch. Yun. Make 2 chains.
After ng 2 chains, gagawa tayo ng 2 double crochet kada isa sa 2 stitch. For example, 1 dito pa sa pangalawa na tong stitch, tapos increase na dito sa pangatlo. And 2 na to. Ayan. 1, 2, and 3, increase. Ulitin mo lang hanggang dito sa dulo. And then, slip stitch ulit. Hindi mo na to gagawa ng ano ha, ng stitch. Yung tinutusukan ng stitch marker. Ayan. Slip stitch natin to. Yun. Ayan. Tapos, stitch marker ulit natin yung pinag-slip stitchan. And then, gagawa ng 2 chain. Saka, gagawa ng 3 double crochet. Kada isa, 1, 2, 3. And then, dito ay increase. 1, 2, saka mag-i-increase. So, 1, 2, 3, and then increase. Ayan. Ulitin lang hanggang makapunta dito sa dulo. Basta para ma-check ang bilang, kailangan 10 increase kada row. Ayan o, 10 ganyan. 10 tagdadalawa kada row. Tapos na ang 5th row, gagawa naman tayo ulit ng slip stitch. Dito sa 2 chain. Ayan. Ayan. Tapos, gumamit ng stitch marker para ma-mark yun. O kahit hindi kayo gumamit ng stitch marker, basta yung may maliit lang na stitch, yun yung hindi mo dapat lalagyan ng double crochet. So, for 6th row, gagawa tayo ng 2 chain ulit. And then, 4 na double crochet bago mag-increase. 4. And then, sa 5th stitch, yun, dun tayo mag-i-increase. So, 1. 2. 1, 2, 3, 4, and then sa 5th stitch, dun tayo mag-i-increase. Or 2 double crochet. Ayan. And then, tuloy-tuloy lang hanggang sa dulo. So, napapansin nyo, no, straight siya, hindi dapat siya magiging kulubot. Kung nagiging kulubot siya, i-check nyo lang kung baka nasobrahan kayo ng stitch na hindi nyo namamalayan, may naging 2 kayong increase, ganyan. O kaya mali yung bilang nyo ng stitch bago mag-increase. So, check nyo rin. Dapat talaga maging 10 lang yung increase kada row. Yan, slip stitch ulit. Sa 7th row, gagawa tayo ng 2 chains ulit. Saka, gagawa ng 5 double crochet. And then sa 6, dun tayo mag-i-increase. 1. 2. 3. 4. 5. And then sa 6, dun tayo mag-i-increase. Ulitin nyo lang hanggang matapos dito. Ito na yung last increase. Then, saka tayo gagawa ng slip stitch ulit. Yan, so, dito.
Yan. Tapos na ang ating 7th row. For 8th row, gagawa ulit tayo ng 2 chains. After ng 2 chains, gagawa tayo ng 6 double crochet. And then sa pang 7th, dun tayo mag-i-increase. Seven. Ayan, ito na yung 7th. Diyan tayo mag-i-increase. Paulit-ulit lang hanggang matapos dito. Then, gagawa natin ng slip stitch dito. Tapos na ang ating 8th row. Ayan. Sukatin muna natin kung anong diameter. 6 inches yun sa akin. Kasi ito na yung parang sakto lang sa akin. Nasikip at hindi siya nadadala ng hangin. Kung gagawa pa kayo or magdadagdag, ang gawin nyo, di ba ang ginawa natin dito ay nagbilang ng 6 then increase sa 7th. Dito naman gagawa tayo ng, gawa kayo ng 7th na double crochet and then increase sa pang 8th. Tapos, gagawa na tayo ng ating sa side dito. Pang ganun niya. Sa 9th row, ang gagawin naman natin ay back loop na normal na double crochet. Wala nang increase. So, una, gagawin natin ay 2 chains. Then, dito, back loop. Yan. Doon tayo mag-stitch. Yan. Yan. Hanggang matapos yung row 9. So, ang ibig sabihin nitong back loop, isa lang yung tinatahian mo. Diba kanina, dalawa. Kaya, nagkakaroon ng linya. Ulitin nyo lang hanggang dito sa dulo at doon na matatapos ang ating row 9. Then, slip stitch dito. Ayan. Doon sa 10th row, normal na double crochet naman. Yan, gagawin natin to, itong normal na double crochet, bawat isang stitch, gagawin natin to hanggang maka 14 rows na yellow ang kulay. Same process lang din, after na itong 10th row, slip stitch, and then gagawa ng 2 chains, ayun naman ang pang row 11. Hanggang, ulitin mo lang yung process hanggang maka 14 rows. Babalikan ko kayo after matapos ng 14 rows. Yan, tapos na ang row 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na yellow dito sa ating gilid. Check natin. Kailangan pa natin gumawa ng double crochet para maging 3 inches yung gilid. Pero, ang gagamitin na natin ay yung golden yellow. Bago nyo to i-slip stitch, mag-change color na tayo dito sa last stitch. Diba, ayan. Ayan. Tapos, kunin natin yung golden yellow. Then, change color. Tapos yan, kuha. Yan. And then, normal din. Gaya ng ginawa natin dito sa 9 to 14, gagawa ulit tayo ng 2 chain
and then double crochet sa bawat isa. Ayan. Isama mo na rin sa pag-crochet yung ends. Ito ay gupitin na rin natin itong yellow. Yan, tapos ilalagay sa ganyan. Iipit mo sa ganyan. Ulitin mo lang yung 1 double crochet kada stitch hanggang dito sa dulo. At dun matatapos ang 15th row. Yan, tapos na ang 15th row natin. Gagawa pa ulit tayo ng isa. Para sa 16th row, ganun ulit ang process. Sa pang 16th, ito na yung pang 3 inches natin. Kaya, solve na tayo dito. Ulitin nyo lang yung process hanggang dito. Tapos, slip stitch ulit and then gagawa na tayo ng brim. Ayan, 3 inches. Dapat 3 inches siya. And, tuloy lang natin tong gantong kulay. Pero, sisimulan na natin ang brim. Una, gagawin muna natin ay isang chain lang. Kasi gagawin na natin sa brim ay half double crochet. One chain lang. Tapos, front loop lang ang gagawin natin. And then, gagawa tayo ng 4 double crochet each, 1, 2, 3, 4. And then, sa pang 5th, doon tayo mag-i-increase. Front loop, yan. Front loop lang. 4 half double crochet. And then, sa 5th, doon tayo mag-i-increase. Ayan, ganyan. Palit-ulit lang hanggang matapos tayo dito. And then, slip stitch natin. Ayan. Ayan, ganito ang itsura ng front loop. Nagiging ganito siya. Ganyan. Katulad nito, di ba ang ginamit natin ay back loop? Kaya, mabilis lang na nakaganito. Or, pagka ganyan mo, ay sumusunod na lang yung stitch na... Pero kapag yung front loop, magiging ganito, parang baligtad naman na angat. So, sa second row ng ating brim, half double crochet ulit ang gagamitin nating stitch. And then, chain 1. Tapos, 6 half double crochet ang gagawin natin. And then, sa pang 7, dun tayo mag-i-increase. Ito ay normal na hindi natin, dito na sa dalawa natin ipapasok. Ayan. 1 half double crochet. 2 half double crochet. 3 half double crochet, 4, 5, 6, and 7. Ito na tayo mag-i-increase. Ayan. Paulit-ulit lang hanggang matapos tayo dito sa dulo. 5 half double crochet lang yung last stitch ng ating second row. And then, saka natin, i-connect gamit ang slip stitch. Ayan. Sa ating third row naman ng brim, chain ka ng isa, and then half double crochet ng 8, and then sa pang 9, doon tayo mag-i-increase. 1, ayan, isang half double crochet, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sa pang 9th, doon tayo mag-i-increase. Ayan. 2 half double crochet sa isang stitch or same stitch. Okay. Paulit-ulit lang yung process hanggang dito sa dulo.
ang panghuling stitch natin ay increase or 2 half double crochet sa isang stitch. Saka tayo mag-slip stitch. Ayan. Tapos na ang third row ng ating brim. So, ang gagawin natin sa fourth row ay normal na half double crochet. Walang increase doon. Chain 1 and then half double crochet bawat isa. Ayan, i-connect muna natin para matapos muna natin itong fourth row. Gawa tayo ng 2 chains. 1, 2, then walang increase, normal lang na double crochet. Ulitin nyo lang yung process hanggang maka 6th row na tayo. Yan, ito na yung last stitch. Then, slip stitch natin. And, ayun. Tapos, gupitin natin to. Ganto na ang itsura niya. Ngayon naman, lalagyan natin ito ng mga triangles. Ganyan, ganyan. Turuan ko naman kayo kung paano gumawa ng triangle. Ganto ang gagawin ko, no? Isa dito sa gilid. Yan. And isa dito sa may brim. Tansyahin lang muna natin kung ilan yung triangle na gagawin natin. Gilid yan. Isa dito, and dito, dito, and dito, dito, and dito, ayan. Tapos, dalawa dito, or gawin ko pang tatlo, para isa dito, gagawa pa ako. Sa paggawa naman ng ating triangle, kailangan natin ng milk cotton yarn na white, 5-ply din to, and 3mm hook. Una, gagawin muna natin ay slip stitch, then gawa ng 2 chains, 1 and 2. Tapos dito, sa una na chain, gagawa tayo ng our single crochet. And then, gagawa ng chain 1, then turn, and gawa ng 3 single crochet sa dito, sa isang stitch. Ayan. Gawa ng 3. Ayan.
and then chain 1 and turn. Isang single crochet naman kada stitch. So ito 'di ba? Tatlo. Tatlo 'to. Kaya tag-iisa sila. 1 2 and 3. And then, chain 1 ulit. Turn your work and dito sa una, sa unang stitch, gagawin natin increase. 1. Dalawang single crochet sa isang stitch. And then dito sa gitna, isa lang. And then dito sa pangatlo, ganun ulit, mag-i-increase tayo. Ayan, magiging 5 stitch na to. 1, 2, 3, 4, 5. Then, chain 1. Turn your work. And, normal na single crochet. Dapat maging 5. 1, 2, 3, 4, 5. And, 5. Ayan. And then, after ng 5, chain 1 ulit. And then, dito naman, sa dalawang gilid, doon tayo mag-i-increase. 1, 2, tapos dito sa gitna ay tag-iisa. So, 1, 2, and 3. Doon sa last, increase naman dito, or dalawang single crochet. 1, and 2. Okay, tapos na. And then, chain 1 ulit. And then, gagawa ng tag-iisang single crochet dito. 1, dapat 7. 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Ayan. Tapos na. Gupitin mo tong end na to ng mahaba kasi ito yung gagamitin natin pang stitch sa hat natin. Ayan. Okay. Ayan na yung triangle. So, lahat sila ganyan. Gumawa ka ng mga triangle na kung ilan ang gusto mo para dito mailagay natin sa hat. Lalagay mo ba ng sa top or sa gilid lang? O ikaw na ang bahala.
After mo mama itali, i-weave mo na rin. Safe na sila.